Well mga idol, kanina nga ay ready nang maglaro itong si Jonathan Kumingal laban sa Grizzlies, pero may problema nga siyang kinarap. Pero bago natin yung pag-usapan mga idol ay eto mo lang ang update patungkol kay Kevin Durant at sa injury nga na nangyari sa kanya during warm-ups. Balita nga sa atin ni Shams Aranya ngayon na expected na itong si KD ay marire-evaluate in 2 weeks with his left ankle sprain and return based on rehab progress. Meaning lang yan, for the next 2 weeks wala si Kevin Durant. At ang pinapangbahan kahapon ng team nga ng Phoenix Suns ay nangyari dahil meron niyang grade 2 na ankle sprain itong si KD na kanyang nakuha mga idol sa pag-aanda nga sa laban. At ang hindi pa maganda dyan mga idol ay hindi sigurado kung after 2 weeks ay makakabalik na nga siya. Pero dinagdagan pa nga yan shortly ni Shams Aranya ng good news na ilang Suns daw at si KD ay hopeful na may progress na magagawa itong si KD mga idol sa 2 weeks na yon para nga makabalik din siya kaagaran matapos ng 2 weeks na kanyang pagpapahinga. So talk about nga naman talaga unfortunate events mga idol, malas at mukha nga yan ang nakuha ni Kevin Durant ngayon. 3 games pa lamang siyang nakakalaro sa kanyang bagong team and 3 game winning streak sila. And then Kevin Durant went down with an unusual ankle injury during warm-ups. So let's hope na lang mga idol for the best para nga dito kay Kevin Durant. Dahil kakatapos lang ng kanyang injury mga idol at hindi nga maganda na may injured nga siya muli. He is just starting to pick up mga idol ang paglalaro niya katulad ng dati at patuloy ngang pagbalik sana sa MVP form kagaya nga nung earlier this season. Pero na-injured nga siya nung nasa team siya ng Nets and then pagbalik niya, tinamaan naman siya ng ankle injury. Anyways, get well soon KD and hopefully makalaro pa nga siya this regular season. Next balita natin mga idol is about injury nga na naman and this time kay Lonzo Ball. Dahil meron nga daw growing possibility na itong si Lonzo ay kinakailangan pa ng third surgery mga idol sa right knee. The same knee na kanyang ang problema nung unang injury niya pa. At yan nga mga idol ay inaasahan na magsa-sideline sa kanya for the next 6 months. Ibig sabihin lang niya ng mga idol, Lonzo Ball might miss games sa umpisangan ng next season pa. At sana nga mga idol, the third time is the charm para dito kay Lonzo Ball. Dahil mga idol, alam na ba natin na after 2 surgeries ay hindi pa rin gumagaling ang kanyang tuhod dahil nga sa kanyang unknown, hindi pa nga kilala na injury. So again mga idol, hopefully this is the surgery that Lonzo needed para nga maging healthy na siya at matulungan niya na ang kanyang team na Chicago Bulls na patuloy ngang nag-i-struggle. At ngayon nga pag-usapan natin ang isa pang unfortunate events at this time mga idol sa player ng Golden State Warriors. The same injury na nakuha ni Kevin Durant kahapon sa warm-ups is the same injury na nakuha ni Jonathan Kuminga during din sa warm-ups sa nilang pre-game workout. Well, kitang-kita nga sa video clip na ito mga idol na talaga namang na-sprain neto ni Kuminga mga idol ang kanyang ankle at talaga namang tumaob din siya kagaya ng nangyari kay Kevin Durant. Ang hindi lang maganda dito ay hindi niya nga natuloy na ang kanyang routine. Hindi niya na natapos kagaya nga nung nangyari kay Kevin Durant. So it's not a good sign for sure, pero hopefully pa din mga idol na ito'y precautionary move lang ng Warriors na pinabalik na siya sa locker room at ipinahinga na agad ang kanyang ankle sprain. So get well soon nga naman talaga para sa mga players na ito na na-injured dahil parang this season mga idol, pansin nyo no, na parang napakadami yatang players na injured ngayon. Hindi natin alam ang main reason pero parang panay ankle sprain ang kanilang mga nakukuha.